he blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam the cap. Magandang araw mga kabaro. Pag-uusapan natin ngayon ang mga babae na lumaban sa mananakop at ang mga nagawa nila. Kamakailan lamang naglulutangan ang mga kwento tungkol sa larawang ito. Isang matandang babae na pinapakita niya rito sa isang kano o Amerikano kung paano niya ginigilitan ang mga kaaway na Hapon. At sa kwento na kumakalat sa larawan na ito, na siya lamang ang babaeng lumaban sa gera na hindi ko naman nagustuhan sa kadahilanan na marami namang nagbuhis ng buhay na mga kababaihan para sa rebolusyon. At oo nga pala kabaro, ang nasa larawan ay si Captain Nieves Fernandez ng Leyte. Kabaro, halika at alamin natin ang iba pang mga kababaihan na nagpakita ng katapangan sa panahon digmaan. Kabaro, kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated sa future uploads ko. Hindi ko na patatagalin to at sisimulan na natin kagad. Bago pa si Captain Nieves ay marami nang nauna sa kanyang lumaban kapantay ng mga kalalakihan, lalo na noong unang panahon, sa panahon pa ng rebolusyon. Unahin na natin sa listahan ang kilala nating bayani na si Gabriela Silang. Isang Ilocana na nakipaglaban sa mga Kastila na pinamunuan ang rebolusyon sa Ilocos mula sa Abra. Nakabuo ng grupo ng 2,000 katao upang makipaghimagsikan sa mga Kastila. At hindi rin mawawala sa ating listahan ang ina ng Biyak na Bato. Siya ay si Trinidad Texon. Siya lamang ang naging babae na sumailalim sa sanduguan o Blood Compact, na dapat ang mga gumagawa lamang ay kalalakihan. Dahil ang mga kababaihan ay exempted sana sa gawain ito. Pero, marami pang babae ang nakipaghimagsik. Hindi lang sa battleground. Nagsilbi din sila ng manggagamot sa panahon ng rebolusyon. Sa katunayan kabaro, ang Red Cross ay galing sa kanila. Tinatawag ito dating Katipunan ng Kababaihan noong araw. At ang iba naman ay tagatago ng mga mahalagang dokumento. Lalayo pa ba tayo? Isa rito si Gregoria de Jesus, o mas kilala bilang Oriang, ang asawa ni Gat Andres Bonifacio. Habang pinamumunuan ni Andres Bonifacio ang Katipunan, si Oriang naman ang naatasan para magtago ng mga dokumento. Alam ng mga Katipunero ang kahalagahan ng mga babae sa kanilang kilusan. At si Tandang Sora, marahil pamilyar sa inyo ang Tandang Sora kung taga Quezon City ka. Pero alam mo ba na si Tandang Sora sa edad na 84 years old at ito po ay nakatulong sa rebolusyon
noon sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga rebolusyonaryo at pagtulong rito. At kabaro, fast forward muna tayo, taong 1930s. Sa Laguna, nagkaroon ng sakdalista movement. At isa sa mga pinuno nito ay isang babae na tinatawag nilang Herenala. Ito ay si Salud Algabre. Kamukha daw ito ni Carmen Martin. Pero ubod ng tapang. At doon nga ay pinatigan niya ang trapiko sa Cabuyao, Laguna. Itong babae na ito ay ubod ng tapang. At ipinapakita niya na kung anong tapang ng lalaki ay kaya niyang tapatan. At kung babalikan natin kabaro, alam natin nung panahon ng pangalawang digmaan, pangdaigdigan, ay maraming biktima ng mga Hapon. O ito yung tinatawag na comfort women. Maraming babae ang takot sa Hapon, pero marami ring babae na lumaban at nangibabaw pa rin sa kanila ang katapangan. Sa katotohanan ng kabaro, ang hook o hook balahap o hook bungbayan laban sa mga Hapon ay nabuo dahil sa isang babae. At ito ay dahil sa tagumpay ni Philippa Kulala na tinatawag na Commander Dayang-Dayang, na namumulo ito sa labanan at natalo ang Hapon at ang mga kasapi nilang mga Pilipino. Naging inspirasyon sa hook ang tagumpay ni Philippa Kulala. At ang nabuo nga ang hook balahap, siya lamang ang nag-iisang babae na nakaupo sa komite nito. Pero kabaro, alam mo ba na mayroong isang babae na lumalaban sa revolusyon, na nag-aayos, nagli-lipstick at nagpapaganda, dahil hindi lamang ang bansa ang pinaglalaban niya kundi ang kanyang pagkababae. At ito ay si Remedios Gomez Paraiso. Tuwing siya'y lalaban ay nagpapaganda ito. Lumalaban siya ng naka-lipstick, naka-nail polish at nagpapabango. Sa kasamaang palad kabaro, kung gaano karami ang lumaban na mga kababaihan sa bansa, ay ganun din ang kakaunti ang naisulat sa kanila. Kadalasan kasi, mga lalaki lamang ang mga naisusulat sa mga libro at aklat. Sa kataga na iniwan ng Jose Rizal, ang kababaihan, ang pundasyon at kinabukasan ng inang bayan. Kabaro, kung nakarating ka sa punto ng video ko na to, maraming salamat kabaro at natapos mo. Pero bago yon, gusto ko lang magpasalamat sa mga tao na ito. At kung pwede lang, pakisuportahan din sila. God bless kabaro. Papi TV. Ace Venture TV. Manward. At Heidi Rosie. Muli kabaro, maraming salamat.